Lesson day mga kabaga, explain ko lang po sa video na ito kung bakit ko po binunot yung front tooth ni ate. Mga kabagang, kukwento ko lang po, halos 30 minutes po kami nagpaliwanagan ng kanyang mother. Pinapaliwanag ko nga po na dapat iparot ka na niya yung ngipin ng kanyang anak. Samantalang ang kanyang mother ay ini-insist po sa akin na bunot na lang po. Lalo na nang nalaman ng kanyang mother na mahal aabutin yung gastos pag pinagod ka lang po yung ngipin ng kanyang anak. Ang ngipin po ni ate kasi kapag tinignan mo sa harapan, akala mo maliit lang yung cavity. Pero pag tinignan mo yung likod ng ngipin, makikita natin na malaki yung cavity ng ngipin. And hindi na siya pwedeng basta-bastahan na lamang, dapat root canal. Kasi kapag hindi siya root canal at pinastahan na lang, sasakit at naman magalang po yung ngipin ng bata. Mga kabagang, magbabasa po tayo ng mga comments. Marami po kasi nagtatanong kung bakit natin binunot yung ngipin ni ate, samantalang mukhang pwede pa naman i-save o i-repair. Mga kabagang, may nag-comment, masave sana yan sa mahusay na dentista, sayang. Masisave din naman po natin yan. Kaso nga po, yung pambayad. Mahusay nga yung dentista, papayag pa siya na libre yung root canal. Tapos eto pa isa, sabi, wala ka na bang makontent, Doc? Sa totoo lang po, ang dami ko pong makokontent, hindi ko lang po binibidyo lahat. Tapos mga kabagang, meron pa nagsabi dito, bakit di naman gaano kabulok, pwede naman root canal at crown. Eh bakit? Nakita mo ba yung ipin? Malaki na yung cavity niyan sa likod ng ipin. Tama, pwede siyang i-root canal at i-crown. Ikaw mag-sponsor. Bayada mo. Meron pang nag-comment, sabi niya, kasi content niya yan, hahaha, kikita siya dyan lalo, basta bunot lang ng bunot. Sa totoo po, ako po ay may sariling clinic at sa clinic ko po, ako ay meron naman akong kinikita regularly, kahit po hindi ako mag-content, meron po akong sapat na kita. Sapagkat ako'y, kumbaga, matandang dentista na po ako at meron na po akong established na clinic. So, hindi ko alam kung ano ang basihan ni Basher kung bakit niya nasabi na content na yan. Sapagkat ako po'y invited lang sa dental mission na ito, in-invite lang po ako ng Tao Gama at ang Tao Gama po ang nagbigay sa akin ng pasyente. Ayun po masasabi. Mga kabagang, meron pa isa sa akin. Bakit sa Pinas, binubunot agad? Sayang, sa Japan, habang kayang ayusin, inaayos pa nila. Eh sa Japan yun, eh nasa Pinas nga eh. Kasi, siguro mayayaman po yung mga tao sa Japan, tulad nyo. Eh yung mga binubunutan po natin ng libre, hindi naman sila ganong kayaman. Katunayan nga po, pumipila sila kahit mainit yung panahon. Pumipira sila sa dental mission kasi gusto po nilang maka-avail ng libreng bunot ng ngipin kasi hindi po nila kaya yung mataas na presyo ng dental services sa Pilipinas. Pero kung gusto mo, papuntahin natin sa Japan yung mga pasyente namin. Bigyan mo kami pamasahe, ikaw po magbayad ng dental service. Magpapamisa po ako pag ginawa mo yan. Sa totoo po, kahit naman po dito sa atin sa Pilipinas, meron din po tayong ginagawa, kayang ayusin. Inaayos pa din natin. Habang kaya pang i-save, sinesave pa din natin. Pero sa mga dental missions po, lalo na yung mga pasyenteng pumipila dito sa dental mission, mas malamang po hindi sila para maglabas ng pera. Halimbawa yung pang-root canal. Kasi medyo mahal na po ang dental service pagdating sa root canal treatment, lalo na po yung mga jacket crown. So si ate po, sabi niya, hindi na nila kakayanin magpa-root canal. Halimbawa, ang presyo po ng root canal from 6,000 to 15,000, depende po kung kanaka pera gano'n. Malabo na po na magbigay sila o maglaan sila ng budget sa halagang
10,000 para po sa RCT. Pero sa linawin po natin sa bansang Pilipinas po, ginagawa po din natin na sinisave natin yung ipin hanggat kayang isave. Parang sa Japan lang din po. Meron pa isa dito, sabi, bakit parang pati yung laman na iipit? Eh ano naman, yung gilagit ba ibig masabihin na iipit? Tuminsan po kasi kasama yung sa naiipit yung gilagit. Pero yung ginawa po natin, hindi po naipit yung gilagit niya. Yung pong forcep, pinailalim ko po sa gilagit. Ayun po yan. Tapos mga kabagang sabi ni isa, bakit parang walang anesthesia? Pwede pa yun. Napakahusay ko naman po. Kung ako'y magbubunot ng ipin nang walang anesthesia. Napakahusay ko na po nun, grabe. Hindi po ako ganun. Hindi po ako ganun kahusay. Pero sa totoo po, bago po na videohan yan, nalagyan ko na po ng injection o ng anesthesia yung pasyente. May isa pa pong comment, sabi niya, bakit po nasa labas at hindi sa loob ng clinic? Kasi po, dental mission po ito at ako po ay na-invite lamang ng tao gamang na magbigay ng libreng gunot ng ipin sa kanilang mga napiling pasyente. Mga kabaga, meron pa isa dito, sabi, may orasyon siguro siya. Sa totoo lang, wish ko lang, sana ganun nga po ako pag sinabi ko, ngipin, alis, tanggal na agad. Pero sa totoo ko, tayo po'y umuusan ng panalangin bago tayo mag-dental mission. At sa panahong, sa pagkakataong mahirap bunutin yung ngipin, talaga ako po'y umuusan ng panalangin sa kanila. Ito si Kuya Alex. Malapit sa katotohanan yung kanyang comment. Mas malamang alam niya po yung presyo ng RCP. Kaya nasabi niya, ang katumbas ng RCP ay halos 10 taong sahod na ng pangkaraniwang Pilipino. Tama ka, Kuya Alex. Hindi lahat mahahanap natin sa mga pasyente na gastosan ang kanilang ngipin sa presyong pang-root canal. Halimbawa, nagre-range ng 6,000 hanggang 12,000, minsan 15,000, depende po kung gano'n pa tayo gamutin yung ngipin. Kaya, ngayon Kuya Alex, maraming salamat po sa inyong comment. Mga kabagang, may mga nagko-comment po kasi sabi nila parang pwede pa naman i-recover yan, no need bunutin. Tapos dito po sa baba, sabi, bakit kaya sa Pinas, bubunutin agad ang ipin? Hindi mo na i-try, i-repair, o ayusin. Sayang naman. Alam niyo po mga kabagang, ako din po ay unang-una nanghihinayang sa mga ngipin ng mga batang ito. Dahil ayoko din po talaga silang mapusti. So kaya nga po tayo ay meron din project na ngipin sa gipin. Libreng pasta po ng ngipin yan. Tayo po ay nagkakaroon din ng project na namamahagi tayo ng mga sipilyo sa mga kabataan po, lalo na sa mga estudyante. Sa mga binubunot po nating ngipin tulad ng kay ate, ito po ay masusi nating tinignan at atin pong nakita na hindi na po ito kayang pastahan na lamang. Bagkus, kailangan po i-root canal. Ang problema po, hindi po financially capable ang family ni ate na i-finance yung root canal treatment. Kung ako po ay inyong tatanungin, ang singil ko po sa root canal ay 12,000 per tooth sa akin pong clinic. And baka tanungin nyo, bakit hindi ko nalang ilibre yung bata na ito sa root canal? Sa unang-una, wala po sa project ko yung mag-libre ng root canal. Sapagkat napaka-dami rin naman na aking mag-root canal na kabataan kapag ito po'y gagawin kong project. And hindi po na po kakayanin mag-isa yung root canal na treatment na libre. Ngayon, kung meron pong magkakawang gawa or i-sponsor yung pag-root canal treatment ng mga pasyente ko pa na kabataan, welcome po! Tatanggap po tayo ng sponsorship kung willing po kayo. And sana po, kung kayo po ay nagko-comment kung bakit po natin binunot yung ipin,
Sana maisip din po ninyo na iangat yung inyong daliri para po makatulong din tayo sa mga pasyente nating kabataan na walang sapat na kakayahan para tustusan po yung mas mahal na dental services ng mga pasyente. And God bless you. Maraming salamat po sa inyong pakikisuporta at pakikinood ng ating video. God bless you.